Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acetic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubuhan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati na regatan nak nga maturog tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin niyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
ni Bubut Buak 50 Anyos, taga District 1, Benito Sulibin, Sabela. Manipo didag tumarak, iti inyon advance, talaga mariknak, iti bagik nga mayat. Mayat tipan naturog ko, kain pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga diya makaturturog. Ngumidi nagtumarak, iti inyon advance, isumutan si mayat tipan naturog ko. Sungan o kayat yung mayat te ipumiksa, kain mayat tipan naturog na, agtumar kayo, iti inyon advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan and nakatulog po ako ng maayos and nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Katie Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi! Tiwala ako! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee, at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng mga masugid nating tagasbaybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel at sariling bahay na BDT Radio Production. Kung wala pa po kayong Twitter account o X na po ngayon, maaari rin po kayong mag-create po ng inyong sariling account, gayon din po sa Rumble. Yan po ang mga balitang walang censorship at nako, sigurado po na iba't ibang mga balita mula sa iba't ibang panig po ng mundo ang inyo pong makakalap na balita. At syempre, kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong ibahagi sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. At syempre, maaari din po kayong kung pwede po, please like, share, and subscribe ang atin pong mga YouTube channel, ang atin pong mga social media. Siyempre, nandiyan po ang Katipunan katulad ng binanggit ko kanina, ang atin pong FB page. At ngayon pong hapon na to, nako, sigurado ako na marami po tayong malalaman, matutuklasan tungkol po sa mga trabaho ng DOST FIVOX. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, all about volcano bulletins, advisories, at iba pang mga impormasyon na kung saan ay minomonitor nilang active volcanoes po sa ating bansa. Hindi ko na patatagalin dahil ang ating pong makakasama ay ang hepe mismo ng Science Research Specialist ng mismong DOST FIVOX, walang iba kundi si Binibining Maria Antonia Bornas. Magandang hapon po sa inyo. Magandang araw po sa inyo, ma'am, at sa inyo pong mga tagapakinig. Ako po ay hepe ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Ito po ang division sa FIVOX na naatasan po na magmanman at magbigay ng mga panukala at mga advisory o abiso patungkol sa
activities ng ating mga bulkan sa Pilipinas. Bago po tayo umusad sa ating palatuntunan, maganda pong ipaalam muna natin sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang mandato o trabaho ng FIVOX at ano po ang mga programa o serbisyong ipinagkakalob nito sa ating bansa at sa taong bayan. Go ahead, ma'am. Ang DOST FIVOX po, ito po ang sangay ng pamahalaan na siya pong mayroong mandato na magbigay po ng kaalaman at magbantay sa mga volcanic hazards, earthquake hazards, tsunami hazards at mga associated o mga kaakibat na mga fenomeno o mga pangyayari, no? At ang pinaka importante po nating mandato o misyon ay magbigay ng paunang babala o warning patungkol po sa volcanic eruption or activity at mga damaging earthquakes sa Pilipinas. Kasama na po dyan ang mga maaring malikha na tsunami at iba pang mga geological hazards. Kailan po ba itinatag o itinayo ang FIVOX at anong ahensya po ito na papasailalim? Ang atin pong predecessor, ang pinakauna pong ahensya, ito po ay commission, no, na natatag noong 1952 ay ang Commission on Volcanology. Ang Commission on Volcanology po ay natatag dahil po sa napaka mapinsalang pagputok ng Hibok-Hibok Volcano noong 1951. Noong 1948, nag-umpisa po ang pag-aalboroto ng Hibok-Hibok Volcano sa probinsya ng Camiguin. Ngunit ito po ay pawang pagluwa lamang po ng isang malaking lava flow, at isang lava dome. Subalit, noong 1951 po, noong Disyembre, ay nagkaroon po ng malakas sa pagputok na siya pong ikinasawi ng 500 katao sa pulo ng Camiguin. Kaya po, minabuti po ng ating pamahalaan na magtatag po ng Commission on Volcanology. Pero pagdating po sa earthquake monitoring, ito po ay mas matagal na isinasagawa noon ng tinatawag po nating Manila Observatory, na panahon pa po ng mga Amerikano ay nagkaroon na po sila ng medyo scientific, no, na mga pag-aaral ng mga lindol sa Pilipinas. Meron din po tayong naging Bureau of Meteorology na nasa na sila po ay naatasan din noong pag-re-record at pag-re-report at pag-sasesat sa mga pinsala ng malalakas na lindol noong panahon po ng mga Amerikano. At et kaya po noong bago po naging FIVOX ang FIVOX, ay nasa pag-asa po ang seismology function ng FIVOX. At ito po ay nalipat lamang sa ating ahensya, kaya po naging FIVOX ang FIVOX. At ito po ay noong bandang 1980s na naganap. Nako, biruin mo, sa maigsing panahon, yung kasaysayan ng FIVOX ay nailatag ni Mama Mariton Bornas, no? But anyway, ngayon po ay sunod-sunod ang nangyayaring mga tinatawag nating sabihin na nating pagkabuhay ng maraming volcano po sa Pilipinas, no? Ano po ba ang mga aktibong bulkan na mahigpit na binabantayan ngayon ng DOST FIVOX? Well, meron po tayong 24 na active volcanoes sa Pilipinas. At 11 po nito ay ating minomonitor. Sa 11 po na ating minomonitor, 7 po ang mahigpit po nating binabantayan, at meron po tayong mga well-developed na multi-parameter networks. Kabilang na po dito ang Pinatubo Volcano, Taal Volcano, Mayon Volcano, Bulusan Volcano, Canlaon Volcano, Hibok-Hibok Volcano, Matutong Volcano, at Parker Volcano. Medyo marami-rami po ito na mahigpit yung nabantayan ngayon, ano? At batid ko po na hindi po madali ang inyong ginagawa.
Curious lang po ako kung kayo po ba sa Feebox ay 24/7 po na nagmo-monitor ang inyong mga kasamahan? Ma'am? At tama po yan. Sa ating pong mga volcano observatories at dito po sa ating main office, katulad na rin po sa earthquake monitoring at sa kanilang mga observatories, no, ay 24/7 po ang ating serbisyo dahil wala naman pong pinipiling oras ang pagbubugnot ng bulkan. Kaya po kailangan po ay 24/7. Ganon din po yung mga lindol, no? Marami din pong lindol na nagaganap kahit po madaling araw o midnight o gabi, no? Kaya po kailangan po ay 24/7 po ang ating monitoring. Ma'am, kanina may binanggit kang parameters. Ano ang mga parameter na inyong sinusubaybayan at sinusukat upang malaman ang katayuan ng mga bulkan na binabanggit ninyo kanina? In fact, sabi nyo nga 24 ang active, 15 dito minomonitor, pero out of 15 na minomonitor nyo ay 7 dito talaga closely and talagang mahigpit ninyong binabantayan, ma'am. 11 po, no? 11 po yung ating monitored volcano. Opo, 11 po. Sa isa pong bulkan, marami pong maaaring ipamalas o ipakitang mga changes o pagbabago kapag ito po ay naghahandang pumutok o tag-aalboroton. Pangunahin na po dito ang tinatawag po nating seismicity o volcanic earthquake activity. Ito po ang bulkan po, kapag ito po ay sasabog, ibig sabihin po nito ay mayroon pong magma. Ito po yung lusaw na volcanic rock, no, na nasa malalim na bahagi ng bulkan o sa kanyang pinanggagalingan na source o magma chamber ay umaakyat, nagpipilit na pong umakyat papunta sa bunganga ng bulkan kapag ito po ay puputok. Kaya po, kapag ito po ay nagpipilit na umakyat, depende po, no, sa kalagayan po ng bulkan kung madalas po itong pumutok o hindi, ay nagkakaroon po ng maraming proseso, no? Katulad na lang po ng pagbabasag ng bato. Ito po ay lumilikha ng tinatawag po nating volcano tectonic earthquakes. Nandiyan na rin po yung pag-usad mismo ng magma at volcanic gas. Ito po ay hinuhudyat ng mga low frequency volcanic earthquakes. Mayroon din po dyan na mas shallow o mas mababaw na mga katumbas na proseso, yung pag-usad ng magma o volcanic gas. Meron po tayong tinatawag na mga tremor, volcanic tremor, at meron din pong tinatawag na mga tornillo. Ito po ay mga volcanic earthquakes. So, marami po tayong nare-record ng mga iba't ibang uri ng volcanic earthquakes na iba pa po doon sa malalakas na lindol na nire-record o dinidetect naman po ng ating kasamang seismological observation and earthquake prediction division. Sila naman po ay sa malalaking mahihina at malalaking tectonic earthquakes at yung mga maaring malikha ng tsunami. So sa vulkan po, marami pong uri ng volcanic earthquakes na lilikha kapag ang magma po ay nagpipilit sumampa at lumabas sa isang vulkan. Nandiyan na rin po yung mga surface events na lumilikha din po ng mga signal, katulad po ng rockfall, yung tinatawag po nating pyroclastic density currents, at mga lahar events, no? Lumilikha din po ito ng mga signal na susukat po ng ating mga seismic instruments. Mayroon din pong nangyayaring pamamaga ng bulkan o pag-alsa kung atin pong iisipin, no? Masyado lamang po itong maliit. Hindi po nakikita ng ating mga mata. Ngunit ito po ay nasusukat at nadidetect ng mga ground deformation networks. Katulad na lamang po ng high resolution continuous GPS. Nandiyan po, ito pong GPS ay sumusukat po ng pag-usad ng lupa sa yung horizontal kasama po yung vertical na changes, no? At meron din po tayong tinatawag na electronic tilt
ang electronic tilt po ay mas malapit po ito sa bulkan at ang nare-record nyo po ay ang pag-usad ng lupa in terms of yung pag-rotate po ng slopes ng bulkan. So meron po tayong iba po yung motion ng bulkan na nire-record niya kaysa sa continuous GPS. Ang continuous GPS po kasi ay horizontal at up and down lang, ngunit ang tilt po, mas malapit po yan sa bulkan. Ang sinusukat niya po ay ang pag-rotate mismo ng lupa. No? At meron din po tayong campaign methods na ginagamit para po mabantayan ang pamamaga o ang ground deformation ng isang bulkan. Nandiyan na po yung precise leveling na campaign po yan every quarter or every half of the year. At meron din po tayong araw-araw na isinasagawa ng ating observatory sa madaling araw, ang tinatawag po na electronic distance measurement na parang ginagamitan po ng instrumento, very high precision long range laser detector na binabasahan po ang mga reflectors natin na naka-install, no, sa slopes ng bulkan hanggang sa pinakakaya pong paglagyan, no, ng reflector. So tuwing umaga po 'yan, no, nagsusukat sila. Nandiyan na rin po isa pa po rin binabantayan natin ay ang tinatawag po na seismoacoustic or infrasound signals. Ito po yung mga ingay na nalilikha ng bulkan. At ang marami pong ma-detect ng mga early warning signals katulad po ng mga rumbling sound ng bulkan. At napakahalaga po sa atin ng infrasound monitoring kapag meron pong mga pagputok ang bulkan na hindi po natin masyadong makita dahil meron pong ulap na bumabalot sa ating sa bunganga po ng bulkan at ang kanya pong seismic signal ay hindi po masyadong klaro. Meron po kasing mga bulkan na ang signal po ng kanilang pagputok ay medyo may kahawig po na mga volcanic earthquakes na hindi naman po alinsabay sa pagputok ng bulkan. Kaya po yung infrasound, siya po ay isang explosion detector. So meron po tayong mga infrasound sensors, no, sa ating pong mga bulkan. Nandiyan na rin po yung geochemical monitoring. Ito po ay napakahalaga. Sa palagay po natin, alam po ng mga ating mga kababayan na araw-araw po, halos araw-araw po tayo nag-report na mga sulfur dioxide emissions sa ating mga bulkan. Ang SO2 monitoring po ay sinasagawa mainly by campaign. So, meron po tayong instrumento na araw-araw po, sa isang araw po ay iniikot po nila sa bulkan at na nahahagit niya po yung plume, no? Yung ultraviolet absorption po ng plume. At ito po ay sinusukat by campaign ng ating mga kasama po sa observatories. Nandiyan na rin po yung real-time monitoring ng sulfur dioxide sa Mayon Volcano at hopefully po ay magawa po natin yung real-time sa lahat po ng ating vulkan in the near future dahil masyado pong labor-intensive, no, ang sulfur dioxide emission. At meron din po tayong campaign geochemical and physicochemical monitoring sa ating mga bulkan kung saan ang ating pong mga scientists, mga geochemists ay bumibisita sa crater lakes, mga volcanic springs, mga hot springs, no, at mga gas vents. At sumusukat po sila ng iba't ibang parameters kagaya na po ng temperature, yung pH, acidity, dahil po kapag meron pong magmatic gas component ay nagiging acidic po ang ating mga hot springs, crater lakes at iba pa pong mga effluences. Nandiyan na rin po yung pagsukat po ng mga ambient volcanic gas, yung mga ibinubuga po na volcanic gas species ng mga crater lakes, vents at hot springs mismo at iba pa pong mga parameters, no, total dissolved solids. So meron pong ganyang klaseng campaign ginagawa po sa ating 7 active closely monitored active volcanoes. And then
Meron na rin po tayo, medyo marami po, no? Ah, meron din po tayong, of course, napakahalaga ang ating visual monitoring. So, dati po ay ito po ay sinasagawa lamang manually ng ating mga kasama sa mga observatory. Ngunit ngayon po ay marami na po tayong both yung visual, yung optical na IP cameras, internet protocol cameras, and thermal cameras, no, sa paligid po ng ating mga monitored active volcano. We also monitor yung rainfall for lahar monitoring sa ating pong mga monitored volcanoes. Nako, ang dami po palang paraan, no, ng pag-monitor. At katulad ng sinabi nyo kanina, 24/7 ni po talagang ginagawa ito at iba't ibang pamamaraan. Medyo marami pong technical kayong mga tinuran kanina, pero ang isang maganda rito na impormasyon na ibinahagi ninyo ay hindi lamang tunog na naririnig mula dun sa area ng bulkan o mismong bulkan mismo, kundi maging yung paggalaw ng lupa at kung minsan ay makikita mo na nag-iiba yung hugis. Let's say for example sa Mayon Volcano, perfect cone kasi yan eh, pero pag active siya parang may makikita kang paglalaglag ng mga bato, yung mga surface na binabanggit ninyo, 'di ba? Yung mga lumalabas, yung mga lahar events na isa rin sa mga binanggit ninyo. So, makikita natin na masidhi, maselan at defined yung mga paraan na parameters na ginagamit po ninyo para ma-monitor ninyo yung mga bulkan na talagang anytime biglang puputok, 'di ba? So kung siguro sa isip siguro ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon, ay ganun pala 'yon. Hindi lang basta nakita natin, pag may mga pagtunog, paggalaw ay pwede pala na anytime puputok yung bulkan. Ngayon, ma'am, ano ang relasyon ng paglindol sa activity ng isang bulkan, ma'am? Katulad po nung pinanggit ko kanina, no? Ibig niyo ba pong sabihin yung malalakas na tectonic earthquakes? Oo. Yeah. Okay. Isa po ito sa mga hanggang ngayon ay pinagdedebatehan ng mga scientists, no? Dahil alam niyo po, sa isang bansa na katulad ng Pilipinas, meron pa pong ibang mga katulad nating bansa gaya ng Indonesia, Japan, sa US po, sa Alaska, ganyan. Marami po kasing earthquake generators. Mga marami po tayong lindol na malalakas. Marami po tayong active faults, marami po tayong active trenches, kung saan po laging mayroon tayong lindol. At marami din po tayong active volcanoes, no? Kaya po, kung meron ba po tayong malakas na lindol, at nagkaroon po tayo, ito po ay sinundan maybe a few months, maybe years ng volcanic eruption, mahirap pong masabi na merong cause and effect. Mm-hmm. Statistically, mas mataas po ang tsansa na magkaroon po ng ganitong situation dahil marami po talaga tayong earthquakes at marami po talaga tayong volcanic activity. Mm-hmm. So, mahirap pong mag-establish ng cause and effect relationship. Mm-hmm. Alinsabay pa po dito, no? Aside from this, ay meron na pong mga researchers sa ibang bansa na kumbaga po ay kinompute talaga nila ang stress na nadudulot sa isang magmatic body para ito po ay mag-induce ng or mag-trigger ng volcanic eruption. Dahil alam niyo po natin na ang mga earthquake waves, hindi po sila masyadong nakaka-travel sa liquid medium. Ang magma po sa ilalim ng bulkan, ito po ay hindi po ito solid, no? Ito po ay molten rock. So, medyo liquid po ito. Mm-hmm. So, kahit po napakalakas na lindol, pagdating po ng pag ang mga earthquake waves ay nagtatravel po papunta ng magma chamber, napakaliit po ng stress na nadudulot nito sa magma dahil ito po ay molten rock, no? Talagang
seismic waves travel poorly in molten rock. Kaya po, pag kinocompute po nila yung equivalent stress na idudulot sa magma, ay napakaliit po nito para po mag-induce ng tinatawag po nating magma ascent, magma pressurization, ikang, para po mag-ugat sa isang volcanic earthquake. Ah, sa isang volcanic eruption, sorry. Mayroon pong mga kaso ng cause and relation event, cause and effect relationship sa ibang volcanoes ng isang malakas na tectonic earthquake. Ang isa po dito, hindi ko lang po maalala yung exact dates, pero naalala ko po dito po sa Japan, isa po itong classic example, sa northernmost prefecture niya, ang Hokkaido, na nagkaroon po ng napakalakas na lindol noong 1700s, at meron po silang malalaking bulkan doon na matagal na pong natutulog, na isa-isa po itong nag-activate. So ito po ay isang classic example, and clearly merong cause and effect relationship. Pero katulad ko po na sinabi natin sa ating bansa, katulad na rin sa iba pang bansa dito sa Western Pacific at sa Northwest, sa Northeastern Pacific, kung saan, well, sa around po sa Pacific Ring of Fire, na napakadami po ng earthquakes at napakadami po ng volcanic eruptions, mahirap po mag-establish ng cause and effect relationship. Dahil statistically, talaga pong mataas ang tsansa na magkakaroon po ng pagkasunod ng mga events na ito. Ma'am, meron lang pong nagte-text po sa atin at nagtatanong, sabi niyang ganun, pwede raw po ba, kasi kanina binanggit niyo 24 ang active volcanoes dito sa atin, pero pwede po bang yan ay madagdagan at merong ma-develop na vulkan sa kahit na saang parte ng mundo o sa Pilipinas? So ganito po, ang atin pong monitoring ay kailangan po medyo strategic siya, dahil kailangan po nating alalahanin na napakamahal po ng mga technologies na tinutustusan po ng ating mga mamamayan para po tayo ay mag-develop ng isang volcano station. So kailangan po ay talagang dapat talaga tayong magtayo. Kaya po ang ating mga ibang mga active volcanoes na hindi naman po sila highly active, o matagal po silang natutulog, no? Or maari nga pong with later studies ay ma-reclassify as potentially active na lang, ay hindi po natin paglalaanan ng masinsinan na monitoring yan. Maari po tayong maglagay ng mga single stations para lamang po just in case, no? At ito pong mga stations na to, hindi naman po sila sayang kahit hindi po pumutok ang bulkan, dahil lahat po ng ating datos ay pumapasok naman po sa Philippine Seismic Network para po sa earthquake monitoring sa buong Pilipinas. Pero yun nga po, hindi po tayo mag-develop ng malalaking networks sa mga hindi pa masyadong active volcanoes. Now, maaari mo po tayo magkaroon ng volcano o mag-develop ng volcano anywhere. Mayroon lamang pong mga certain o specific na mga geologic locations or environments kung saan pwede po tayo magkaroon ng volcanism. Yung tinatawag po nating Pacific Rim of Fire, ang katunayan po niyan ay kailangan po ay meron po tayong tinatawag na subduction sa ating pong archipelago, no? Kung matatandaan po natin, meron po tayong mga tinatawag na trenches. Ito po yung Philippine Trench, Manila Trench, Negros Trench, Cotabato Trench, Sulu Trench, no? So kung mapapansin po natin, kadamihan po ng ating mga bulkan ay nakalinya. Parang chain po sila, paralleling all of these trenches. Kasi ito pong mga subduction trenches, sila po actually ang generator ng volcanism sa ating bansa. At sa marami po pong mga similar na geologic settings sa iba't ibang panig ng mundo. Ang
ginagawa po kasi sa mga trenches na yan, ang nangyayari po ay yung mas mabigat po na oceanic plate ay pumapailalim po sa Philippine Archipelago, no? At ito po ay lumilikha ng malalaking earthquakes, di ba po? Yung tinatawag po nating subduction earthquakes, no? Katulad po nung nangyari nung 2011 sa Japan, nung 2004 sa Indonesia, ito po ay mga subduction earthquakes. Lumilikha po sila ng malalaking earthquakes, maliliit at malalaki, at napakamapanganib na mga tsunami. Ang hindi po na masyadong nahahighlight ay ito pong proseso na ito throughout so many years ng subduction, yung pagpapailalim ng plate, ay siya rin pong naghahatid ng mga fluids, no, sa ilalim po ng mundo, sa mantle. Ito po yung region ng Lusaw na Bato sa ilalim po ng ating crust. Ito pong subduction ang naghahatid ng fluids sa mantle para po mag-generate ng magma na pinuputok sa bulkan. So, kaya po in a wider or larger picture, ito pong sa ating mga subduction trenches, sila po ang mga lumilikha ng ating mga volcanoes. Kaya po, opo. So, kaya po, kailangan po ay sa ating pong bansa, kung saan po tayo may mga volcanic chains, at nandun po yung mga subduction trenches. I see. Naku. First time na narinig ko yan. Maraming salamat, Miss Mariton. But anyway, mamposible bang ang mga residenteng nakatira malapit sa mga bulkan ay maaaring mag-monitor mismo sa sitwasyon? At may mga senyales ba na dapat nilang bantayan, ma'am? Opo, actually po, talaga pong ine-encourage po natin ang ating mga kababayan na nakatira po sa paligid po ng bulkan na maging mapagmasid, no? At aware po sila lagi sa kung ano po ang mga pangyayari sa paligid ng bulkan, dahil ang kanila pong kaalaman at ang especially pang information po na nakakalap nila, kapag nire-report po nila sa ating opisina, ay napakahalaga, no? Sinasama po natin yan. Kung napapansin po natin sa ating bulletins minsan, no, advisories, meron po tayong mga nire-report na observations po, no, na ng ating pong mga kababayan. Mga observations po na ito, ay sila po ay nag-verify o nagbibigay po ng additional proof or support doon po sa mga monitoring data na atin pong nakakalap. Isa pong mahalagang halimbawa ay ang tinatawag po natin na mga auditory signs o yung mga sounds na galing sa bulkan, no? Minsan, madalas po ay meron po yung nare-record na mga signal, no, sa ating mga earthquake at infrasound sensors. Isa rin po yung pangyayari po ng ashfall. Bago po tayo magpa-survey ng ashfall, kung hindi po natin nakikita, no, halimbawa, nakatakip po ang bulkans, natatakpan po ng ulap, bago po, at meron po tayong hinala na ito po ay nagkaroon ng minor eruption, ay nagtatanong muna po tayo sa ating mga contacts sa mga nakatira po sa bulkan kung meron po silang nadadanasan na ashfall. Mm-hmm. Kaya minsan po ay hindi na po natin kailangang magtanong dahil sila po mismo ang nag-volunteer ng information sa ating pong opisina. So napakahalaga po ng mga observations ng ating pong mga kababayan na nakatira sa paligid po ng ating bulkan. Nako, oo. Nagsisilbi pa lang yung mga communities pala o mga residenteng nakatira malapit sa mga bulkan ay nagsisilbi silang force multiplier ng FIVOX. Tama po yan, tama po yan. Sila po kasi yung naapektuhan, kaya talagang kailangan po ay meron po silang ownership noong mga ating pong sinasagawa para po sa kanilang safety at para po sa kanilang safety and resilience. Kayo po ba sa FIVOX ay meron po kayong mga ginagawang pagsasanay lalo na po sa mga residenteng malapit po sa mga bulkan? Oo po. Sa mga active, highly active volcanoes, galing po ng, kagaya po ng Mayon Volcano, hindi na po yan kailangan, ano? Dahil sanay na po sila
sa kung ano po ang gagawain kapag nag-aalboroto ang bulkan. Okay. Meron po tayong mga sinagawang drill sa mga bulkan na nagkakaroon po ng activity, ngunit hindi po ito malaki or matagal pong natutulog. Katulad po ng Taal Volcano, no? Bago po ito pumutok noong 2020, noong 2019, ang grupo po ng Silamisi po, no, ang group, ang kanila pong division, kasama po ang Taal Volcano Observatory, ay nagsagawa po ng evacuation drill sa mga high-risk barangay dito po sa may probinsya ng Batangas. No. Meron din pong mga isinagawang drill sa mga selected barangays dito po sa Canlaon Volcano, sa Negros Occidental and Negros Oriental provinces. May mga selected barangays po na nagkaroon po sila ng drill aside from other activities po, no, in the interest of preparedness po for eventual volcanic eruption. Nako, napaka parang ano, no, kayo po sa FIVOX ay talagang very active. Hindi lang kayo 24/7 kundi na nagbabantay ng mga aktibong bulkan po natin sa bansa, kundi talagang tuloy-tuloy din po yung information campaign na isinasagawa ninyo sa mga lokal na pamahalaan na kung saan may mga aktibong bulkan po, 'di ba? Opo, tama po 'yan. At saludo po ako sa inyo, Ma'am Mariton, sa inyo pong ginagawa. Pero gusto ko lang din siguro idagdag ko lang, sa kasalukuyan po ba, ilan ang, may idea po ba kayo? Pwede nyo pong sagutin, pwede hindi po. May idea po ba kayo kung ilan po ang kasalukuyang mga empleyado po ngayon ng FIVOX? Ang permanent po nating employees, less than 300 eh. Kaunti lamang po tayo. At ang force multiplier po natin ay ang ating mga contractual staff, no? So marami po tayong contractual staff. I think almost twice as many as yung regular staff. And we hope kadamihan po sa kanila ay ating ma-absorb. Medyo maliit lang po ang ating organization. At ilang beses na rin po tayo nagre-request ng additional staff para po sa ating organization. Dahil katulad na lamang po sa volcano monitoring, napakalaki po ng nilawak ng ating mga monitoring networks, lalo na po sa technologies natin ngayon. Marami po tayong dinidevelop at sinasaliksik na mga new technologies na maaari po nating ma-incorporate sa ating pong monitoring, no? Kasama na rin po dyan yung mga Internet of Things na mga devices, no? Para po in the future, kahit po ang ating mga kababayan ay makikita na rin po nila ang ating monitoring. So we are headed towards that direction, no? So ito pong ganitong klaseng developments, kailangan din po natin ng additional na staff for this, but also for research, no? Kailangan din po natin ilathalang ating kaalaman sa mga bulkan. Medyo doon po tayo nahuhuli dahil masyado pong malaki ang oras na ginugugol sa operational activities. At nandyan na rin po yung, of course, lahat po yan naka-support po sa ganito pong mga ating endeavors para po ma-accomplish po natin ng maigi ang ating pong mission para po sa ating mga kababayan. O nga po, naalala ko po eh, parang katulad din po yan ng mga scientists po natin na may mga tinutuklas, di ba, nagsasaliksik sila. May mga journals na pinapublish nila yung kanilang thesis, di ba, yung kanilang mga inventions, ganun po. So, dito rin po pala sa R&D na pagdating po sa FIVOX, o nga no, kinakailangan din merong tinatawag pa ano, parang update po. Pero di ba may sinasabi po kayong Philippine Seismic Network, di ba? Opo. Curious lang ako, yung bang lahat ng mga nag-gather nyo pong mga data, sinasaliksik nyo, comparatives, ano po ito? Kumbaga parang sa buong mundo, meron po ba tayong centralized na mga information mula sa iba't ibang mga bansa at pinag
pinag-aaralan din ba yan ng mga geologists natin? Let's say, for example, ano lang po to, imagination ko lang. Masyado pong malawak pong imagination ko, mami. Yung pong, kumbaga parang ang naiisip ko lang po, na makagawa tayo ng paraan to, ano bang tawag dito, maano natin in advance, posibleng lumindol sa ganitong bansa ng ganito kalakas. Para mga ganon, ma'am, dahil sa mga batay dun sa mga nakakalap na mga data ng iba't ibang bansa. Meron pa tayong ganon sa buong mundo, ma'am? Marami po tayong mga ganito pong klaseng mga collaborative na platforms, no? At kasama po ang FIVOCS dyan sa global community. For example, siguro po, ihalimbawa ko na lang po bahagya yung sa earthquake and tsunami. Ang ating pong ahensya ay kasama po sa global monitoring ng mga lindol. Meron pong mga instrumento dito na naka-install, no? Na pumapasok po sa mga international organization para po sa solution ng mga large earthquakes sa iba't ibang panig po ng mundo. Meron nga din po tayong tinatawag ng stasyon para po sa monitoring po ng explosions, whether these are natural or induced by nuclear devices, no? Ang tinatawag po nating Comprehensive Test Ban Treaty Organization, no? Member po tayo dyan. At ang ating pong station for this is the Tagaytay Station, no? Okay, so meron po tayong instrumento, ang CTBTO dyan. And then meron din po tayong networks for tsunami monitoring, etc. Sa volcano monitoring po, medyo mas nahuli po ang globalization po ng ating data. And ang suliranin po dyan ay, unlike sa earthquake monitoring, na madali pong standardize ang data. Dahil po sa iba't ibang uri ng volcanic earthquakes, at dahil po ang bawat vulkan po ay may iba't ibang ugali, iba't iba po yung nilalaspas po niyang volcanic earthquake, napakahirap pong standardize. At ang bawat bansa po ay may kanya-kanya po silang classification ng volcanic earthquakes na ginagamit, no? Kaya po, meron pong mga several standardization standards na ginagamit ng iba't ibang volcano observatories. Mm-hmm. At it has only been in the past, I think, 15 years na meron pong attempts na standardize ang data. At ang FIVOCS po, kasama po ang Earth Observatory of Singapore at ang World Organization of Volcano Observatories, ang pangunahin na observatory na nag-pioneer po ng global standard na tinatawag po nating WOVODAT schema. Ang hope po ng WOVODAT schema ay, ang hope po nito ay magamit po ng lahat ng members ng volcano, ng World Organization of Volcano Observatories, ang database schema na ito. Pero operational na po ito sa atin, matagal na po tayong magpa-publish ng public data, ng volcano monitoring data, para po magamit ng ibang mga bansa for their monitoring needs, as well as mga researchers, no? Pero marami pong challenges. Hanggang ngayon po ay ine-edit pa po natin yung ating pong database, lagi po natin ini-improve. At yung standardization po, mahaba pa po yan dahil even until now, marami pong mga internal issues sa lahat po ng volcano observatories. Para po sa pag-audit, yung audit pa lang po ng volcano monitoring data, medyo madugo na po yan. And then, yung pag si-systematize, isa pa po yan, we need programmers na hindi po kaya tustusan ng gobyerno ng selfo. That they are very much in demand elsewhere. Kailangan po natin ng mga high-level programming for that. So, pero nandun na po tayo. Tayo po yung pioneer partner ng BOGO for the globalization of data. So, meron po tayong website for that. Ang tawag po dyan na yung FIVOCS LAVA, Local Active Volcanoes Archive. Oh,
Ako, natutuwa po ako kasi at least may ano no nadagdag na kaalaman na meron na po ng ganito, 'di ba? Pero ang maganda po rito, nasisimulan po natin at kasama po tayo sa pandaigdigang organisasyon po na nagbabantay, nag-aaral, nag-oobserba ng mga aktibidad ng volcano sa bawat bansa, 'di ba? Contributor na rin po tayo. Anyway, talking of kanina nabanggit mo ang standardization pagdating po sa mga ganyan sa bulkan. Ano po yung antas ng alerto ng bulkan at bakit naiiba ang mga ito para sa bawat bulkan? Go ahead. So yung alert level scheme po natin sa volcanoes, ito po ay isang device na nalikha noong eruption po ng Pinatubo. It is a way of communicating to our stakeholders kung ano na po ang kalagayan ng bulkan, ano po yung mga monitoring parameters na pinagbatayan po natin ng ating assessment, at ano po ang maaring patao na threat sa kanila, at meron din po tayong mga recommendations sa bawat sa alert level, no? Kaya po ito po ay isang scheme, no? Sa atin po ay ito po ay isang scheme having 6 alert levels from 0 to 5. Kung saan po ang 0 ay ang normalcy, no? Quiescence, no? Wala po masyadong ginagawa ng ang bulkan, lahat po ng bulkan, ang bulkan po ay nasa background, no? Na may mga background parameters lamang po ang ating nasusukat, no? Hindi po ibig sabihin zero lahat, no? Mm-hmm. Meron po siyang mga the normal 2 to 5 volcanic earthquakes per day, normal po 'yan. Meron pong certain level ng sulfur dioxide na inilalabas, no? Katulad po ng mayon, ito po ay open vent volcano, so lagi po ito nagbubuga ng sulfur dioxide. So ganun po, no? Pag alert level 0, normal. Kung ano po yung normal sa bulkan na 'yon? Ayun po yung condition niya. Pag alert level 1 po, meron po tayong nakikitang bahagyang pagtaas ng isa o dalawang parameters. Kasama na po dyan, normally po ang tumataas po na parameter ay ang earthquake activity, no? So lumalabas po dun sa tinatawag natin background o baseline levels, no? At medyo sustained po ito, no? Hindi po ito yung minsan po sa isang araw, maaaring magkaroon ng 20 volcanic earthquakes. So, hindi pa po tayo alam magtataas ng alert level. Kailangan po ito po ay masustain. So, kung medyo sustained po siya for a few days, magtataas na po tayo ng alert level, no? Maaari pong tumaas ang buga ng sulfur dioxide, no? O bigla po tayo nakikitang very pronounced na pamamaga. Mm-hmm. Batay po sa ating ground deformation monitoring. No? So, sa alert level 1 po, meron pong mga maaring isanhi, nagsasanhi ng mga changes o pagbabago na ito sa bulkan. Maari po itong hydrothermal. Ito po yung region ng steam and volcanic gas sa ibabaw po ng magma na maari pong nagkakaroon po ng activity, hydrothermal activity. Maari pong yung deep-seated magma, no, medyo umuusad po siya ng konti or nagbubuga ng volcanic gas. O maaari din po itong tectonic, no? Yung dahil po sa nagkaroon po tayo ng paglindol o meron pong napipintong paglindol malapit sa bulkan, kaya po nagkakaroon din po ng minor changes sa volcanic system. Mm-hmm. So, hindi po tayo, hindi po mataas yung chances na magkaroon ng magmatic eruption. Pag alert level 2, medyo nag-increase po ang changes, no, ang pagbabago. Maari pong may nagbago pang additional parameters. At definitely, hindi na po tectonic ang cause, no. Maari pong hydrothermal activity or magmatic activity. So may 50-50 chance na po na ang pagbabago o mga changes or abnormalcy sa bulkan ay dulot ng magma. So, 50-50. Sa alert level 3, ay definitely po ay magmatic na po ang cause ng changes. Meron na po tayong pag-intensify o pagsidhi ng mga
anomalya sa mga monitoring parameters. At in some occasions, like sa mayon, maaari pong meron na po tayong magma o lava na nasa tuktok ng bulkan or lumalabas na. So, sa alert level 3, sa lahat po ng ating bulkan, ay meron na po itong equivalent o katapat na evacuation recommendations. Po, pag alert level 3, evacuation ay inirerekomenda ang paglikas ng mga high-risk areas. No? Pangkaraniwan po, ito po ang permanent danger zones sa mga bulkan at ang mga lugar o pook na nasa loob po ng tinatawag po nating pyroclastic density current hazard zone. Ito po yung mapanganib na mga currents. No? Ang tawag po niyan sa Bicol ay uson, no? yung pyroclastic flow na tinawag po natin sa Pinatubo. No? Ito po yung mga pyroclastic events na lubhang mapanganib at meron pong mga hazard zones na nakatalaga sa paligid po ng ating active volcano. So, kailangan po itong i-evacuate as a precaution para po mapangalagaan po natin ng ating mga kababayan. And then, pag alert level 4 po, may nakikita po tayong senyales na maaari po tayong magkaroon ng tinatawag nating highly explosive or yung tinatawag po nating worst case scenario eruption, which is usually yung scenario na nakikita po natin batay po sa past behavior ng bulkan. Kaya po, kailangan sa alert level 4, meron po tayong additional na evacuation para po sa worst case scenario. At kapag pumutok na nga po ng malakas ang bulkan, yung kinakatakutan po nating worst case scenario eruption, ay saka po tayo sasampa ng alert level 5. Ang alert level 5 po ay statement lamang po ng condition ng bulkan na ito po ay nagkakaroon ng worst case eruption. Nako, napaka informative po ng ating talakayan, Ma'am Mariton, at talaga namang samot-sari yung mga nalaman namin, terminologies, level alerts ang aming natutunan, plus yung ating nalaman din natin. Of course, kailangan pala natin madagdagan pa ang I think pondo para madagdagan kayo ng equipment and of course personnel, 'di ba? Anyway, ano po ba yung yung VOG, hanggang saan ito hindi ligtas sa kalusugan ng mga tao? Ano po yung dapat nating gawin kapag may VOG? Okay. Yes. So ito pong VOG o yung tinatawag po nating volcanic smog. Ito po ay isang hazard, no, sa ating bulkan na ngayon lamang po natin na kilala, no? At naranasan dahil nga wala po initong record sa ating mga historical documents na naranasan po, no? O wala pa po tayong nakikita na record, no? Ang VOG po, matagal na po itong term na nagmula po sa US dahil po sa madalas na pagputok ng Kilauea volcano. So yung volcanic smog or VOG. Ito po ay isang uri ng pollution na dulot po ng bulkan na kung saan ang ibinibugan po nitong volcanic gas ay nagiging aerosol, nagiging droplets po sila sa ating atmosphere dahil po sa mayroon po tayong iba pa pong mga ingredients, no? Kasama na po dyan ang mataas na humidity sa ating himpapawid. Mahina po ang wind speeds, no? Hindi po na tataboy ang volcanic gas. Meron din po tayong isa pong mahalagang ingredient, yung solar radiation. Kailangan po kasi may ultraviolet radiation ang volcanic plume or ang cloud para po ito po ay mag-convert into aerosol, no? So, meron po tayong mga ganitong ingredients. Kailangan din po ay parang may particulate matter sa atmosphere, no, na nagnunucleate po ng ating aerosol. So, ang VOG po, isa po itong klase ng volcanic pollution. At ito po ay nararanasan natin ngayon sa Taal Volcano simula pa po noong 2021. Hindi po noong 2020. Dahil po noong pagputok po ng bulkan noong 2020, matapos lamang po ng
ilang linggo ay tumigil na po ang volcanic degassing, no? Wala na po tayong nasusukat masyadong mataas na sulfur dioxide emission. At ito lamang pong mataas na buga ng sulfur dioxide o mataas na degassing ng Taal ay nag-umpisa noong March 2021. At ito po ay nananatili hanggang ngayon, no? 2024 na po. At yung kanya pong degassing ay in cycles, no? So tumataas, bumababa. So if I remember correctly, nasa pang-apat o pangatlo, pang-apat na po tayong cycle. At ngayon po ay mataas po ang buga ng sulfur dioxide ng Taal Volcano. In fact, medyo sustained po na mataas ngayon. Nasa, naglalaro po ng mga nasa 10,000 or more tons per day ang volcanic degassing. So, ang ngayon lamang po ay medyo malakas po ang hangin sa Batangas province, no? Kaya po, wala po tayo masyadong namamataan na vog. Pero once po na humina ang hangin, mataas po ang tsansa na magkaroon pa po ulit. Ang vog po ay medyo mapanganib po ito sa atin, lalo na po sa long-term exposure. Mm-hmm. At nakakapagsanhi po ito ng respiratory and even cardiovascular distress and even disease in the long term, no? At hindi lamang po yan, kasi po ngayon, ang minomonitor lang po natin sa Taal mm-hmm. at sa atin pong mga vulkan ay ang volcanic SO2. Ngunit marami pa pong ibang mga volcanic gases na maaring kasama ang degassing na wala po tayong instrumento na panukat. No? So, kaya po tayo ay nagpiprecaution. Lagi po natin yung sinasabi sa ating pakikipagtalakayan sa mga LGUs na meron pong limits ang ating monitoring at hindi po ito kasama. At isa po ito sa mga nakita po nating gaps natin sa ating institution, yung pagmamonitor po ng ganito, yung health hazard po ng volcanic gas, yung health, yung post-eruptive, yung pagkatapos pumutok ng vulkan, kung paano po nakaka-impact, at ano po yung mga ibinubuga na volcanic gases pa, kapag meron pong patuloy na paglalabas ng volcanic gas ang vulkan. Hmm. So, ano po yung health hazard nito sa ating mga kababayan? So, wala po ito, hindi po ito explicitly nakalagay sa ating mandato at hindi po tayo masyadong capable po dito. No? Bagamat sa ibang bansa po ay ginagawa na rin po ito ng ibang volcano observatories. Ibig po sabihin, meron po silang specialized team, no, sa ganito. So, ito po ay isang maaari po nating maaari po tayong mag-develop in the future para po ating mabantayan ng maigi. Mm-mm. Yung ganyan po ba, ma'am, na kumbaga yung gap na sinasabi natin na parang institutional health hazard na pag-aaral ng mga volcanic gas at post-eruptive scenarios na ano, tama po ba dapat ano, mukhang kailangang idagdag din sa mandate po ng FIVOX o meron pa po bang ibang ahensya na pwedeng mag-aral po sa ganyan klase? Ma'am, meron naman po mga ahensya supposedly na sila po yung inatasa na mag-aral ng tinatawag po nating environmental monitoring, no? Mm-hmm. Kaya lang po, parang katulad ng FIVOX, hindi po natin inaasahan na kasama po yung pollution na galing sa vulkan. Yes. And of course, dahil hindi po yung nakafactor yung natural or yung volcanic na pollution, ay hindi rin po sila well-instrumented sa ganito, no? Of course, for example, sa air quality, kasi air quality na po ito, so alam po natin na ang Environmental Management Bureau ng DENR, sila po ay nagbabantay ng air quality sa mga cities, no? In fact po sa Batangas, I know na batay po sa ating mga meeting sa kanila with the local government and other disaster officials, meron po talaga silang dinidevelop for pag-asa. Kaya lang, yung
galing po sa Bulkan, kailangan pa po itong i-develop, no? So or it requires a different kind of instrumentation. So medyo lahat po tayo ay nakulangan doon. And then if kung naalala po natin, ang pandemic pa po, ano? Sa ito, kaya pang hirap po. Kumbaga, nag-open up lang po ang ating mga provinces, kasama po ang Batangas, late na, no? It's too, medyo matagal na po. At nasa parang bandang kalahati o lagpas kalahati na po tayo ng phenomena, no? Mm-hmm. So, ganun po yung situation. Pero actually, ma'am, Mamariton, this is actually an eye-opener. And I remember, meron akong isang na-interview na balik scientist natin na may instrument o pag-aaral siyang ginagawa all about parang monitoring ng hangin. And he is in coordination with EMB DNR. Uh-huh. At maganda nga maganda nga po talaga siguro mag-collaborate ang FIBOX kasi kayo yung nasa ground pagdating sa pag-aaral ng Bulkan together with the EMB, DNR at this scientist, hanapin ko po siya kasi naalala ko po meron po siyang instrument na ano ginagawa at pag-aaral po talaga ng klase ng hangin sa iba't ibang mga lugar. Parang piling lugar po yung kanyang inaaral po. Anyway, ako, ma'am, I think we probably met this person kasi in truth po, hindi ang local government po, including po yung mga DREAMsys, yung Disaster Risk Reduction Management Councils, mm-hmm. sa province, mga munisipyo, and even cities of Batangas province, mm-hmm. ay in constant coordination po dito sa mga researchers, health marami pong nag-re-research ng mga health hazards dito sa Batangas. And we have been in constant meetings concerning VOG and other contamination of volcanic gas sa Batangas. Ano? So, we probably met her and then met this person. Yeah. And marami na pong discussions. And in fairness po sa Batangas province, yung kanila pong provincial health office, napakaganda po ng mga isinagawa nilang programa para po ma-monitor, no, yung impact sa mga communities, even yung nagiging health hazard po, and nagiging even yung hospitalization ng kanilang mga constituents po. So they have been closely monitoring, no, katulad na lang man po ng, for example, yung sa water districts po na na-contaminate ng volcanic gas, mm-hmm. meron po silang very strict implementation po, no, ng standards sa mga water refilling stations, no, na in-implement po nila, no. I think sometime may na news pa nga po na nagpasara sila ng mga public na pumps, yung mga puso, dahil po hindi po safe sa mga tao. No? So, in fairness, sa Batangas province, sa LGU po, they have been closely working with the DNR, EMB, FIVOX, and even university researchers. Kasi po talaga kailangan po ma-involve ang mga universities o mga researchers para po masaliksik ng maigi ang mga nangyayari pong impacts sa ating po mga kababayan sa province. This really takes long-term research, no, para po ma-monitor po yung impacts na hindi po kayang gawin ng mga government agencies like us, EMB, and the provincial LGUs, dahil po sa ang dami-dami po nating mga inaasikaso na iba pa pong mga safety issues para po sa ating mga kababayan. Oo. And naalala ko rin, ma'am, si Raymond Sugkang from Philippine Nuclear Research Institute. Apa. Nag-text din. Nakikita ko po kasi siya na may mga tinetest sila na mga forms of water na contaminated din po at nakikita nila. Parang dahil malapit din po sila sa Mayon Volcano. Ganun po yung nakikita ko po. But anyway, it's good to know na nagsasanib puwersa ang
iba't ibang ahensya po ng gobyerno at ang pribadong sektor, ang mga state universities, yung mga researchers po natin, para kung baga magkaroon, makapag-develop po tayo ng panlaban o tawag nito, ano ba tamang termino nito, para maiwasan, mas maiwasan yung mas mapanganib na long-term exposure dito sa ano, 'di ba? Mahanapan talaga ng solusyon 'yan, ma'am. Anyway, ma'am, at napakaswerte nyo dahil lately na interview ko po si Governor Mandanas, Dodo Mandanas ng Batangas, at napakarami niya pong plano para sa edukasyon, para po sa kalusugan ng mamamayan po ng Batangas. But then anyway, bigla po nating naririnig yung tungkol sa phreatic na pagsabog ng mga bulkan. Ano po, ma'am, ito? At dapat ba itong alalahanin ng mga komunidad? Ah, tama po yan. Ano? Ang phreatic eruption po, ito po yung pinakamahinang uri ng volcanic eruption na dulot po ng pag-ipon lamang ng steam o aso sa Bicol. O yung ano lamang po ito, steam sa loob po ng bulkan. Dahil po sa mainit po ang loob ng bulkan. At meron po tayong groundwater system, di ba po? May hydrothermal system po tayo sa bulkan. Kaya po, kapag ang steam po ay hindi po nakakalabas ng maayos o ng matiwasay at naiipon sa iba't ibang level ng bulkan, ito po ay nagsasanhi ng pressurization, kumbaga. Pero mainit po ito eh, no? So, parang kung iisipin na lamang po natin yung nagpapakulo po tayo ng tubig sa takore, kapag ito po ay nakatakip at hindi po natin pinatay ang init o hindi po natin tinanggal ang takip, ito po ay sasabog, di ba? So, ganun din po ang vulkan. Kaya po, ang mga phreatic eruptions, maaari po silang maganap anytime kahit wala pong magmatic activity ang vulkan, dahil mainit po talaga ang loob ng vulkan. Ito po ay maliit na eruption, ngunit lubhang mapanganib po. Dahil po sa kanyang ugali na maaari po itong mangyari anytime. Kaya po sa ating pong mga highly active volcanoes, mayroon po tayong tinatawag na permanent danger zone. Para po mapangalagaan ng ating mga kababayan laban sa phreatic eruptions at mga katulad pa ng mga maliliit na eruptions at sa kanilang mga hazard o panganib na dulot. No? Sa katunayan po sa buong mundo, mas marami pong namamatay ngayon sa phreatic eruption kaysa sa magmatic eruption. Mm-hmm. Dahil po sa biglaan po itong nangyayari. Halimbawa po, noong 2018, nagkaroon po ng phreatic eruption sa White Island in New Zealand, sa New Zealand, na ikinamatay po ng lagpas 20 katao at ng injuries ng mas maraming tao. And then noong 2015, kung hindi po nagkakamali, 2015 o 2014, ay sumabog po ang Mount Ontake sa Japan. Ito po ay phreatic eruption. At ito po ay pumatay o kumitil sa buhay ng nagpas 50 katao. No? So, mas marami pong namatay. No? Sa ating pong mga volcanic eruptions recently, mas marami pong namatay sa phreatic eruption kaysa sa actual eruption ng vulkan. Katulad na lamang po sa Mayon Volcano noong 2013, nagkaroon po ng phreatic eruption at mayroon pong nasawi na 5 katao, no? Dahil po biglaan po itong nangyari. So, kaya po ang phreatic eruption, ito po ay maliit ngunit papanganib. Oo. Dahil sa biglaan po itong nangyayari. Ano, masusurpresa ka na lang. Kaya dapat pong alalahanin yan ng mga komunidad na malapit sa vulkan. Kaya pag sinabi po ng ating pamahalaan na yung lugar na yan ay dineklara pong permanent danger zone, ay sundin nyo na po para rin po yan sa kaligtasan po ninyo. Dahil hindi naman po yan idideklara ng ating pamahalaan, particular po ng FIVOX, na yan ay permanent danger zone kung hindi po nila pinag-aralan at sinuriyan. Tama ba ako, Ma'am Mariton? Tama-tama po yan. No? Para po isusi sa kanila. No? Kaya po, hindi naman po natin hinaharangan o dinidiktahan ang ating pong mga kababayan na
kung ano po ang dapat nilang gawin sa permanent danger zone. Ngunit dapat po tayo po ay may kaalaman tungkol doon sa hazard ng phreatic eruption. At kung tayo po ay papasok sa loob ng PDZ, lalong-lalo na po kung tayo po ay aakyat ng bunganga ng bulkan, dapat po tayo ay may informed decision kung ano po ang risk na ating kinakaharap. Oo, nako eh, lalo na ang taal, madalas pasyalan yung bunganga ng bulkan eh. Tama po yan. Oo, dahil siyempre tahimik eh, hindi mo akalaan, bigla na lang palang magkakaroon ng phreatic eruption, di ba? But anyway, ma'am, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, ay hihilingin ko lang po sa inyo ang iiwanan niyo pong mensahe sa ating mga kababayan. At kung may nais pa po kayong ibahagi na impormasyon sa ating mga kababayan, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Platinum Pro, ang lisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go-food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise, ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, kasama pa rin ang mahusay pong hepe po ng isang section po sa Feebox. Walang iba po kundi si Ma'am Maria Antonia Bornas. Okay, sa ating pong pagbabalik, ma'am, kung may mga challenges po kayo na nararanasan, at yung ilan po ay nabanggit nyo na po kanina sa ating pag-uusap, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para po manawagan sa ating mga opisyal ng pamahalaan at gayon din po syempre sa ating mga kababayan. Nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am. Okay. So, una po muna mga kababayan, ano. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong cooperation at tulong na binibigay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pagtutupad po nito ng pagtutupad po natin ng ating mission para po sa inyong safety at resilience sa mga volcanic earthquake at tsunami events, no. Gayunpaman, mangyari lamang po na tayo po ay laging sumunod sa ating pong ahensya kapag mayroon po tayong activity o kaganapan sa ating bulkan. Marami po tayong mga issuances, mga platforms kung saan po pinagbibigay alam natin sa inyo ang ating pong mga datos patungkol po sa aktibidad ng bulkan at ng lindol, no? At kung tayo po ay may naoobserbahan o namamanmanan sa ating kapaligiran, kung tayo po ay naninirahan malapit sa ating mga bulkan o kahit po sa ating mga active faults, ay mangyari po lamang na isangguni at ipagbigay alam sa ating mga opisina dahil napakahalaga po ng ating mga observations, no? Kasama po ito sa mga datos, mga scientific data na sinasama po natin sa ating pag-a-assess o pag-a-assess mo ng kalagayan ng bulkan.
doon po sa mga nakibabalitaan po natin o nakikita po natin mga social media at internet na mga information na pawang galing po sa hindi naman tamang mga sources, mga pawang fake news, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Tayo po ay laging mag-isip at huwag po nating ipasa at ipagkalat, ikalat ang mga fake news na maaari po nating makita, no? At doon po sa ating mga stakeholders, lalo na po sa mga LGUs and other disaster officials, of course, marami pong salamat sa lahat po ng tulong na ibinigay nila sa atin, no, sa PhilVox. Lalong-lalo na po dun sa mga LGUs at and even mga private citizens na nag-alay po ng mga maliliit na lote para po tayo ay makapagpatayo ng mga volcano monitoring stations. Pati na din po ng mga iba pa po pong mga stasyon ng PhilVox dahil napakahalaga ho ng inyong kinontribute sa atin pong misyon na pagbabantay po sa mga panganib na dulot ng bulkan at ng mga lindol. At sana po ay patuloy po tayong sumuporta sa ating mga programa. Marami po tayong mga kasama sa trabaho, lalong-lalo na po yung mga bata, no, na they are very idealistic at nais lamang po talaga nilang makatulong sa ating mga kababayan, no? At sana po ay patuloy po tayong sumuporta, no, sa ating mga mission. Pag tayo po ay nakakita po tayo ng mga stations po natin sa tayo po ay namamasyal sa mga bulkan, maaari po lamang na tumulong po tayo sa pagpuprotekta ng mga ito, no? Huwag po natin itong isipin na hindi po ito working o ganyan, no? So, makakatulong din po sa atin yung pagbibigay o pagkakalat ng ating kaalaman, mga issuances, kung meron po tayong maaring alalayan with the information na nakikita po natin sa ating mga websites, mga issuances, social media pages, pwede po natin itong ipakalat pa, maging force multiplier po tayo ng correct o tamang impormasyon mula po sa ating ahensya. So maraming salamat po. Nako, maraming salamat po, Ma'am Antonia Bornas. At talagang siksikliglig po talaga ang amin pong nalaman. Pero sadyang napakabilis po ng isang oras. At nako, lumipas na, ang bilis, no? Pagka marami at maganda yung talakayan, talaga naman, hindi kulang yung oras para po malaman natin ang mga dapat malaman ng ating mga kababayan. Pero again, Ma'am Mariton, ay bukas po ang palatuntunang ito kung may nais pa po kayong ibahagi sa amin na impormasyon sa mga darating na panahon. Anytime, magpasabi lamang po kayo at bukas po ang palatuntunang ito at ang himpilan po ng Katipunan Channel. Well, katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakaagapay po nating technical staff na si Ver Archivido at syempre gayon din sa ating mahusay na panauhin na walang iba kundi ang Chief Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PhilVox ng Department of Science and Technology na walang iba kundi si Ma'am Maria Antonia Bornas. Pinag-usapan po natin ang volcano bulletins, advisories at iba pang mga impormasyon tungkol sa mga aktibong volcano sa ating bansa. Of course,
Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami sa loob ng isang oras dito pa rin sa palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po! Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patotoo ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubuhan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog, Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naregatan nak nga maturog tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagi. Thank you. Libubot Buak 50 anyos, taga District 1, Benito Sulibin, Isabela. Manipo di nagtumara, kiti Immune Advance, talaga mariknak, kiti bagik nga mayat. Mayat tipan naturog ko, kain pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabiin nga diya makaturturog. Ngumi di nagtumara, kiti Immune Advance, isumutan si mayat tipan naturog ko. Sungano kayat yung mayat tipan pumiksa, kain mayat tipan naturog na, agtumar kayo, ti Immune Advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Bata po ako, may asma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po, sa mga kagaya ko po na may asma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Katie Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.